Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ka mag-rank up kasi hindi mo alam ang tamang counter item na dapat buuin. Kaya sa Mobile Legends guide na ito, iisa-isay natin ang mga counter items na ito at kung bakit ito ang dapat mong buuin. Pero bago tayo magsimula, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Malapit na tayo mag 1K. Kaya gaya ng sinabi ko, magsisimula ako magpa-giveaway pag umabot na ng 1,000 subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Shoutout na din kay Minecraft Station, Fritz Place, Avi Navarro, Albert Borses, Revino Cuyambao, John Ray Salomon, at kay Tonski. Okay, let's go! Para mas maintindihan natin yung mga items na to, kailangan alam natin yung mga kategory nila. So, una yung damage, yung defense, tsaka yung penetration. Sa bawat category, merong tinatawag na physical at magical. May physical attack, magical attack, merong physical defense, magical defense, tsaka yung physical penetration at magical penetration. Ang pang-counter sa physical attack is physical defense. Ang pang-counter sa magic attack is magic defense. Ang pang-counter naman sa physical defense is physical penetration at ang pang-counter sa magical defense is magic penetration. Ibig sabihin, kung mataas yung damage ng kalaban, mag-build ka ng defense. Kung mataas naman yung defense ng kalaban, mag-build ka ng penetration. At ang huli, ito yung tinatawag na true damage. Hindi siya kayang i-counter ng physical or magical defense. Ang tanging magagawa mo lang is magpalaki ng HP o kaya ng shield. Ngayon, unahin natin yung mga damage type na item. Ang unang item natin, ito yung tinatawag na Sea Halberd. Hindi ko nababasahin yung description ng item kasi pwede nyo naman siyang mabasa. Sasabihin ko na lang kung ano yung dahilan kung bakit maganda siyang counter item. Ang item na to, kapag nag-basic attack, hihina yung regen effects ng kalaban. Either regen, heal, o kaya lifesteal, or spell bump. Basta kahit anong regen effect, hihina. Kung makikita nyo sa clip na to, nung hindi ko pa nabibili yung item, malaki yung heal ni Rafaela. Pero once na nabili ko yung item, bababa yung heal niya. Makikita mo rin yung parang broken heart sa ulo na Rafaela. Kapag meron ka niyan, ibig sabihin, mababa yung regen effects mo. Magandang pang-counter to sa mga hero na katulad ni Uranus, ni Ruby, ni Alice, pati na rin kay Esmeralda kasi yung shield niya bababa rin yung effect. Pero tatandaan mo lang, para lang ito sa basic attack. Siyempre, kung meron sa basic attack, meron din sa magic damage. Ito naman yung tinatawag na Necklace of Durance. Pareho lang siya ng Sea Halberd. Ang pagkakaiba nga lang, kung sa Sea Halberd basic attack, ito naman sa skill. So every time na mag-i-skill ka, may lalabas na broken heart sa ulo ng kalaban at hihina yung regen effects nila. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Demon Hunter Sword. Maganda yung item na to para sa mga malalaking HP na kalaban. So kung mas malaki yung HP ng kalaban, mas malaki yung damage mo. So magandang pang-counter to sa mga tank o kaya sa mga hero na may malaking shield. Kasi ang shield considered as HP pa rin. So pag mas malaki ang shield at HP, automatic malaki rin yung damage mo. Pero habang lumilit yung buhay ng kalaban, lumilit din yung damage mo. Pwede mo itong ipampalit sa Husklaw kasi meron din itong lifesteal. Siyempre, meron din siyang item na katumbas sa magic damage. Ito yung tinatawag na Glowing Wand. Ang pagkakaiba nga lang nila, kay Glowing Wand, kapag gumamit ka ng skill, tatlong beses babawas yung HP ng kalaban. Kinaganda pa dito, kapag dalawa yung skill na ginamit mo, magpapatong yung damage ng item. Yung sunod na item natin, ito yung tinatawag na Wind of Nature. Maganda yung item na to pang dodge ng mga physical damage. Maganda ito kapag nakikipagsabayan ka sa mga physical damage na kalaban mo. Kapag binili mo siya, may icon na lalabas sa ibabaw ng ultimate mo. So ibig sabihin kapag clinic mo yon, 2 seconds kang hindi tatablan ng kahit anong physical damage. Pero tatablan ka pa rin ng mga crowd control skill, wala nga lang damage. Pero tatandaan mo, physical damage lang ang kaya mong i-dodge. Ibig sabihin kung magic damage yung skill, mababawasan ka pa rin. Sobrang importante din dito yung timing, kailangan sakto yung paggamit mo ng item na to. Ang sunod na item, ito yung tinatawag na Winter Truncheon. Halos pareho lang din siya ng Wind of Nature. Ang pagkakaiba nga lang nila,
Si Wind of Nature pwede kang umatake kapag ginamit mo. Etong kay Winter Truncheon, hindi ka pwedeng umatake. Ibig sabihin, automatic nakahinto ka lang. Ang kinaganda dito, kahit anong skill, kahit anong damage, madadodge mo. Ang importante nga lang yung timing, kailangan sakto yung paggamit mo ng item. Magandang pang-counter to sa mga ultimate na katulad ng kay Harley, kay Lunox, kay Eudora, at marami pang iba. Basta tandaan mo, importante ang timing, kailangan sakto yung pagpindot mo, gaya ng sa clip na to. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Rose Gold Meteor. Magandang item to pang counter sa mga malakas mag-burst. Kapag gumaba ng 30% yung HP mo, bibigyan ka niya ng shield. May mga hero nga lang na kahit nabigyan ng ganitong shield, hindi pa rin sapat, namamatay pa rin. Kapag nangyari yun, pwede mong palitan yung item mo at i-build mo yung sunod nating item. Ito yung tinatawag na Athena Shield. Kinaganda dito, hindi na kailangan bumaba pa ng 30% yung buhay mo para magka-shield. Pagkabili mo pa lang, meron ka na agad shield. At dahil may additional magic defense pa siya, magandang pang-counter din to sa mga mage. Yung item na to, hindi lang to para sa tank. Pwede mo rin to i-build kahit marksman ka, kahit fighter ka, para lang makasurvive ka. Tandaan mo, kailangan mo pa rin ng defensive item. Magandang pang-counter to sa mga mage, o kaya sa mga hero na may burst, para at least makasurvive ka ng mas matagal. Isa pang magandang item na kahit na marksman ka, pwede mong gamitin, ito yung Warrior Boots. Maganda yung item na to kapag maraming physical damage na hero yung kalaban mo. Mapapansin mo rin, kapag bumili ka ng item na to, madadagdagan yung physical armor mo every hit ng kalaban. So ibig sabihin, hihina yung physical damage ng kalaban mo kada hit. Up to 5 times ang pagbaba nun. Hindi lang sa hero gumagana yung pag-stack ng armor. Kahit na sa jungle creeps, kada atake sa'yo, tataas pa rin yung armor mo. Ganun din sa lane minions. Basta inatake ka ng basic attack, automatic tataas yung armor mo. Tandaan mo lang ha, kailangan basic attack, hindi skill. Sunod na item natin, isa pang klaseng boots, ito naman yung tinatawag na tough boots. Kinaganda naman sa boots na to, meron siyang magic defense, tapos mas mabilis mawawala yung mga crowd control skills na ginamit sa'yo, gaya ng stun, o kaya kahit anong hold, mas mabilis siyang matatanggal. Ito yung halimbawa niya. Kung mapapansin mo, mas mabilis makakagalaw yung may tough boots. Sunod na item natin, ito yung pinaka-common na ginagamit na defensive item. Ito yung tinatawag na immortality. Maganda yung item na to kung isang beses ka lang kaya i-burst ng kalaban. Pero kung tingin mo kaya ka pa rin nilang patayin pagka nabuhay ka or nag-resurrect ka, mas maganda na mag-Rose Gold Meteor ka na lang o kaya mag-Athena Shield. Sunod, punta naman tayo sa mga tank items na magandang i-build. Una sa listahan natin yung Blade Armor. Yung item na to, binabalik niya yung 25% ng physical attack mo. So ibig sabihin, kapag ina-attack mo siya ng basic attack, nadadamage ka rin. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Antique Iras. Pinapababa nito yung physical and magic attack ng kalaban. Marami nagtatanong ano daw bang pangontra sa critical at true damage. Wala naman talagang pangontra, pero kung babawasan mo yung physical tsaka magic damage nila, ibig sabihin, hihina rin yung true damage. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Dominance Ice. Pinapababa nito yung attack speed tsaka movement speed ng kalaban, pati na rin yung critical chance. Ibig sabihin, magandang pang-counter to sa mga marksman na umaasa lang sa attack speed. Sunod na item natin is yung Oracle. Pinapataas na ito yung regen effects, tsaka yung shield effects ng mga item at skill. So magandang pang-combo to sa Athena Shield, para mas mataas yung shield na ibibigay sa'yo. Madadagdagan din yung magic defense mo kapag binili mo yung item na to. Sunod, punta naman tayo sa mga items na may penetration. Siyempre, kung masyado nang makunat yung kalaban, halimbawa masyado nang mataas yung physical defense, kailangan mo namang kontrahin yun, kailangan mo ng physical pen. Kung mataas naman yung magic defense, kailangan mo naman ng magic pen. Depende kung ano yung damage type mo. May dalawang klase ng pen. Una, yung plus 15, pwedeng magical or physical pen, o kaya naman yung plus 40%, pwedeng physical or magical pen. Ano nga ba yung pagkakaiba nila?
Yung plus 15 pen, ibig sabihin, babawasan mo ng 15 yung defense ng kalaban. Yung plus 40% pen, ibig sabihin, babawasan mo ng 40% yung defense ng kalaban. So, halimbawa yung defense ng kalaban is 100. Siyempre, kung 100 yung defense niya, minus 15, magiging 85 lang. Kung 40% naman, siyempre yung 100, magiging 60 na lang. Pero kung 20 lang yung defense ng kalaban, minus 15 pen, matitira na lang is 5. Kung minus 40%, matitira is 12. Ibig sabihin, kung mas malaki yung defense, kailangan mo ng plus 40%. Kung mas maliit, kailangan mo yung plus 15 lang. Unahin muna natin yung mga physical pen na item. Ang unang item natin is yung Blade of Heptasis. Ito yung item na merong plus 15 pen. Kung mapapansin nyo, merong 100 physical defense tong dummy. Kaya hindi ganun kalaki yung nadagdag sa damage. Kasi nga plus 15 lang yung pen. Kinaganda sa passive ng item na to, meron siya tinatawag na ambush. Kapag hindi ka umatake or inatake within 5 seconds, yung next basic attack mo is magdodoble. So additional 100% ulit siya. Para malaman mo kung 5 seconds na, makikita mo yung logo ng ambush sa baba. Kung mapapansin mo, dalawa yung damage na lumalabas sa isang attack once na nag-ambush ka. Sunod na item, ito yung tinatawag na Hunter Strike. Halos pareho lang sila ni Blade of Heptasis. Ang pagkakaiba nga lang, kapag nakalimang atake ka sa item na to, madadagdagan yung movement speed mo. Sunod, yung Malefic Roar. Ito naman yung may plus 40% physical pen. Kung mapapansin nyo, dahil nga 100 yung physical defense nung dummy, mas malaki yung nagiging damage ko kapag ginamit ko yung item na to. Isa pang maganda dito is yung passive niya. Ini-ignore nung passive niya yung 20% ng defense ng towers. So mas mabilis kang makakabasag. Punta naman tayo sa magic pen. Ang unang item natin, ito yung tinatawag na Genius Wand. Ito yung item na may plus 15 magic pen. Ang kinaganda naman sa item na to, kung continuous yung damage mo or yung skill mo, madadagdagan na madadagdagan yung magic pen mo. So, plus 3 to 10 points siya depende sa level mo. So, aabot ng plus 30 yung additional magic pen. So, kung may 15 magic pen, plus 30 pa yon kung continuous yung skill mo. Kaya makikita mo sa ultimate ni Alice, mas tumataas yung damage kasi nga, mas nadadagdagan yung magic pen. Sunod na item natin, ito naman yung tinatawag na Divine Glaive. Ito yung merong plus 40% magic pen. Ang kinaganda naman sa item na to, pag lagpas ng 70% pa yung buhay mo, mas malaki yung magic pen mo. Magkakaroon ka ng additional 30% magic pen. Ito yung mga counter items na kailangan mong malaman. Hindi mo kayang kabisaduhin lahat agad ito, pero unti-unti malalaman at malalaman mo yung mga items na to kapag nagagamit mo siya every game. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung thumbs up at mag-comment ka na rin kung anong guide ang gusto mong gawin ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na rin yung subscribe pati na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag nakagawa na ako ng bagong guide. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.